So, ngayon, ito yung night before the wedding. So, nandito kami sa bahay para magwalis-walis na. Kasi medyo maalikabok pa. Para by tomorrow, medyo hindi kami kawalan. Mag-asikaso na lang mga food and everything. So, ayan, nilis-lilis muna kami ni Mama. Dito ko ngayon sa kwarto nila. Hindi pa nakakabit yung, yung ilaw nila. So, doon pa lang sa mga hallway. Sa CR meron na din. Tapos sa baba din, meron na. And then, yung ilan lang sa labas. So, hindi pa siya kompleto. Pero, napag-abihan naman namin na magpapabes ko kami maglipat kami. Kahit hindi pa siya kompleto. So, ayun. Excited na kami. Lumipat. Finally, after ilang months, makamalipat kami. So, yun lang walang pumaka. Kasi, wala din. So, baka kasi may ito. So, mandali na lang. And like, nilis lang naman. Para bukas, mabawasan yung mga nagawin na. So, kanina na kapagbalis na ako. Ngayon ko lang naisipan mga video kasi sarang clip dito eh. So, yan. Medyo covered yung face natin. Talaga. Kanina pa tayo sa nilis dito. So, imagine, ito na yung nilisan namin. Everyday. Dati mag-ito. Release now. So good. Pagka-deliver ng unit, wait muna lang for art. 4 to 6 hours ata bago buksan. So, yung 6 hours na is 2 PM. So, malaki na mag 2 PM kaya ready na natin yung rest. It's ano ASMR? Hindi rin eh. Yun. Mukhang gusgusin kanina kami nag-aayos. Huh? Aayos. Kala mo talaga nag-aayos. Hello! So, tonight, ito na yung second night namin dito sa bahay. So, nandito ko ngayon sa kwarto ko. Napupunas-punas lang ako kasi kanina, kinabit na yung aircon dito sa room ko. And then, medyo nagbare na sila kasi mali yung size ng butas versus dun sa actual unit. Parang saktuhan lang. Walang nilagay na alaman. So, pinabarin na ulit namin siya para makabit. So, eto. Pakita ko sa inyo. Tapos, ayan. Meron natin Korean blinds. Nakataas lang kasi nagpupulas ako ng bintana kanina. Ayan. Ito yung aircon ko. Ayan. Yun yung kinabit kanina. Ayan. Medyo
na ay kumapitan sa room natin. So, andyan kayo sa cabinet ko. Kasi, yung tripod ko, nandun pa sa kabilang bahay, hindi nadala nila mama. So, quick story time lang dito sa aircon namin. Yung, ang bili namin dito is 27 lang. Nakuha namin siya 27, pero ang original price niya is 34,000. So, medyo malaki yung na-discount kasi sakto, pagpunta namin ng Avenson, naka 10-10 sale din sila. So, from 34,000, nag-gain 28. And then, since madami kasi yung, hindi naman madami, pero ilan din kasi yung binili namin, dalawang aircon, isang ref, isang TV. So, naka-discount kami for bulk orders. So, may mga ganun din sa Avenson. So, I suggest if bibili kayo ng mga gamit sa bahay, pagsabay-sabay nyo, and then, anihin nyo lang yung, ang bang tawag dun? Yun dun sa nag-aasi sa inyo na baka pwede maka-discount. Kasi kami, overall, dun sa apat, ang laki din na discount namin, around 14,000 din. Aside dun sa sale, naka-menos pa kami dun sa total bill namin. So, ayun, I suggest, isabay-sabay nyo na lang bili, tapos hindi kayo ng discount sa kanila. So, sa amin, yung aircon from 34,000, nakuha namin ng 27. And then, yung TV naman is from 29, nakuha namin ng 23. Tapos yung ref is original price is was at around 30, nakalang namin siya ng 27 din. So ayun, nalang yung discount talaga. So ayun, mag-start na ako mag-nis para bago ko matulog dito mula ang Alcabok. And plan ko din na mag-ayos ng cabinet kasi tignan niya yung cabinet. Ito yung actual situation. So, and then nakapatong kanina yung phone ko. Tapos dito sa makabilang side, sobrang disaster. Ayan. Tapos meron pa akong isang damit dito. Ayan, yun pa yung damit ko. So, hindi ko pa siya naayos kahapon. Kasi dumating, sunod-sunod yung dating ng delivery. So, yung delivery ng ref, yung magkakabit ng Korean line. So, ako kasi nag-aasikaso nun. So, ayun, hindi ko naayos yung cabinet to. Doon sila mang matapos na ako hindi pa. And kasi, may yung ibang damit ko, nandun pa din sa kami ng bahay, hindi pa kami tapos maghakot. So, ang nandito lang is puro pambahay ko. Pero start ko na din siya. Para pagdating nila akong overwhelmed and sobrang kalat ng kwarto ko ngayon. So, unti-untiin natin siya. Ito yung color na napili namin for the Korean lines. Actually, ito din yung color for all the rooms. And then yung sa baba din, yung sa living room. And then yung sa isang kwarto. So, sobrang ganda yung pagkakagawa. Nag-complement yung color niya dun sa bahay. Kasi yun, di ba, if makapansin nyo dun sa picture, meron siya yung parang design na parang kahoy sa unahan, and then yung mga furnitures din namin is malapit sa gandong kulay. So, sobrang ganda nung kalabasan. Thank you dun sa nagkabit ng Korean blinds namin. So, siguro ilagay ko na lang din yung Facebook page nila. So, highly recommended. Tapos, binigyan pa kami ng discount. And then, may libre dun sa kitchen side namin. So, ayun. Thank you so much po. And then, ayun. Actually, madami pa talagang kulang dito sa bahay. Like, dito sa kwarto ko, wala pa yung main light. Meron lang isang sa hallway and then ganoon din sa ibang kwarto, wala pa. But, since excited kami, and hinabol talaga namin yung full moon. So, gusto kasi na mga maglipat kami ng full moon, which is noong October 20. So, ayun, nagkakot kami. Tapos, actually, wala pa nga kaming foam, wala pang sofa, wala pang dining or anything. Lahat yon is scheduled ng deliver by last week of October daw. So, sana umabot. Right now, natutulog muna kami sa sahig. Wala pa kaming mga bed frame sa mga kwarto namin since medyo tipid-tipid. Inuna din muna namin yung mga kailangan talaga. So, ang mahalaga naman is may matutulogan na foam. Yung bed frame, pwede naman susunod na lang yan. So, unti-unti, makukumpleto din namin yung bahay. But for now, sobrang happy kami sa kinalabasan niya. And since nung blessing, ang dami din nagandahan and dami nag-congrats. So, ayan, thank you so much po sa mga nagko-comment regarding dito sa bahay. And I hope na inspiring po kayo and nakakuha kayo ng idea dito sa bahay namin. And ayun, di na ako masyado nakapag-take ng clips ng blessing dahil sobrang busy mag-asikaso. Although konti lang din naman yung mga in-invite namin, ilang friends, family friends lang, and then yung mga relatives din namin na manalapit lang. So, hindi na kami masyado nag-invite. So, nag-iingat lang din. Syempre, nakakatakot. And, siguro next time na lang kasi, yun nga, wala pa din naman kaming gamit. Maybe, kapag medyo nakasettle na kami, tsaka kami mag-invite ng mga other friends pa. Yun yung pinaka-looking forward ako kasi dati talaga dun sa dati naming bahay. Di ako makapag-host ng, tara, punta kayo dito, ganyan. Kasi hanggang labas lang talaga yung friends ko kasi wala silang mapwestuhan. But ito na, meron na. And I hope
makapag-invite na din ako ng mga friends dito. Soon, soon, tingnan natin. So, ayun lang naman. Thank you for watching. At thank you sa mga nag-congrats, nag-comment sa bahay na dun sa kanilabasan. So, thank you po. Yun lang. See you on my next one.